Hello kabayan, wala na kaming ulam talaga sa ref. Ang natitira na lang, ito, pork chop, hinalo-halo ko na lang siya kasi igigisa ko siya sa natitirang gulay na repolyo. Ay, may tubigan. Yan na lang talaga yung aming ulam. Mabuti nga may ulam pa kaming natitira kahit konti. Igigisa lang natin yan para may gulay tayo. Ipiprito ko sana siya, kaya lang puro prito na naman. Kaya ibahin na lang natin. Ginisang repolyo with pork chop. So, diba? At least nahiwa-hiwa natin. Dumami pa. Kasi apat na piraso lang yan. Kaya okay na yan. Meron na tayong ulam ngayon. Makaraos lang tayo ngayong araw. Eh. Diba? Kasi wala pa akong... Bukas pa yata ako maling ko sa isang araw pa. Kaya ubusin muna natin yung laman ng ref. Wala na ang laman. Kasi lilinisan muna natin bago mamalingki. Kasi yung ref ko, ano na yan, 15 years old na yan. Kaya hindi na dumidikit yung pintuan niya. Kaya every 2 weeks, lilinisan ko. Kasi puro yelo. Pupuno ng yelo. Mabilis magano yung yelo. Nagugutom na ako kabayan. Ano na, 12:20 na. Pero kapag saing naman ako, ito na lang ulam ang wala. Mabilis lang naman lutuin ko eh. Lagay na natin ating pork sa, o diba? Dumami na siya. Hindi na tigi-isa lang kayo. Ngayon, dumami na. May gulay pa. Isa lang natin siya. Lagyan natin ng oyster sauce. Tansya-tansya na lang ito kabayan. Kasi gutom na. Kunting tubig. Kaya mo na may isabaw-sabaw ng kunti. Tapos asin at paminta. Madaming paminta, mas masarap para medyo maanghang siya. Hindi naman siya maanghang. Lagyan natin ng chili powder kasi wala na akong ano eh. Wala na akong kayin. Chili powder na lang. Pampaanghang, wala na tayong sili. Ay, meron pa akong sili, yung dried sili. Ay, meron pa pala akong sili lang. Lagyan natin. Huwag na kasi baka meron pa pala akong sili. Oh. Matagal na to kabayan. Mahigit 2 weeks na to. Hindi naman siya natuyo. Lagayin natin ang dalawa. Hindi naman siya bulok. O, oh, diba? Na ano siya? Na preserved. Char. Kasi marami pa akong dried chili. Kaya ito, hindi ko na ito drenay. Kaya hinayaan ko lang siya. Nasa garapon lang siya na nakasili. Kasi ilagay natin sa ref. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal kasi yung oyster sauce, matamis-tamis yun. Kaya natin siyang kumulo, maluto yung pork chop. Tapos ilagay natin yung repolyo. Tikman nga natin kabayan, open ang lasa niya. Hindi naman ma. Hindi naman maanghang. Malambot na yung ating pork chop. Lagay na natin ang ating repolyo. Madaming repolyo. Isang buong repolyo yan. Para may sipa ng anghang. Excuse me. Hayaan natin lang na maluto yan. Ilang minutes pa, luto na yan. And furnace, ang bango niya. O, diba? Mabilis lang maluto. Makakakain na rin tayo, kabayan.
Tutuin natin ng konti pa. Konti pa kasi ayoko ng crunchy yung ano. Kulang na lang pansit eh, di ba? Masarap dapat pala, nilagyan ko na lang ng pansit to. Para pork chop. Pansit. Naging pansit sana to. Isang minuto pa. Ayan na po kabayan ang ulam namin, ginisang repolyo na may pork chop. In fairness, masarap siya. Kain po tayo kabayan, gutom na talaga ako. Kain po tayo, salamat po sa panonood, sana po may manood pa nito. Maraming salamat po. Diyos maray po na aga sa Indogabos. At ingat po tayong lahat, lagi po tayong mag-ingat lahat. Maraming salamat po.